Hello guys! Kumusta na? Tapos na ang celebration ng Undas at saka mga Halloween party. Ang susunod na naman ay Christmas. Ngayon guys, isishare ko sa inyo kung ano yung laman ng aking medicine kit. Ayan guys. Hindi din ito siya whole guys sa kasi hindi ko na alam yung mga prices nito. Isishare ko lang siya kung ano yung mga meron ako sa aking medicine cabinet. Medicine kit. Kasi yung cabinet na sa loob, nandito ako sa labas. Pasensya na. Ito siya guys, pakita ko guys. Ito yung aking maliit na medicine kit. Tapos ang laman niya ay ito guys. Ano, importante siguro sa atin lahat. Sa akin kasi guys, importante talaga sa akin yung meron ako nito. Kasi in case for emergency lang. Halimbawa, may nasugatan, tapos ano na, yung 10 oras na ng gabi, wala tayong mabilihan. Kailangan talaga may ano, may mga ganito tayo sa bahay na yung pang first aid lang. Ang meron ako dito sa box na ito guys is, ito hindi ako nawawala nito guys, ito. Kasi gamit ito ni Mister sa kanyang likod. Salonsip. Nilalagay ko ito siya sa ref para lumamig kasi mas gusto niya yung malamig. And then, ito din. Tsaka lagi din akong may ganito guys. Kasi madali lang kaming magkasinat o lagnatin, lalo na si hubby ko. Madali lang siyang lagnatin. Tapos ito nakakatulong talaga. Ito 3 times cooler ito kaysa doon sa isa. Medyo mahal-mahal nga lang. At saka ito hindi ako nawawalan talaga ng mask kasi may allergic rhinitis ako. Tsaka ito din sa lumpas nito. Tsaka ito, mga salumpas ito pang pahid-pahid lang. Tsaka yung band-aid. Tsaka ito guys, mga bandage. Tapos may mga supporter din. Kasi madalas akong natatapilok guys. O madali lang akong madapa. Kaya meron akong mga ganito, mga gamit na din ito siya. Ito para ito sa knee. Tsaka yung mga sa ankle. Ito, mga bandage lang din siya. Ito, plaster. Tsaka itong omega kasi si Mister ito ginagamit din. Tsaka ito guys, ano, yung panlinis ng parang cotton. Ano lang din siya, cotton lang din siya, panlinis ng paa. At tsaka ito guys, nilalagay ko ito siya sa mask, menthol yung ano niya, yung amoy niya pag halimbawa may lakad ako na yung medyo matantagalan sa labas. Ito naglalagay ako nito sa mask para maano naman, maganda naman yung amoy. Ano kasi ako guys, madali lang akong mahilo. Ito siya guys, ang laman dito. Ito naman, pang ano lang ito, pag nasugatan ka sa daliri, syempre kailangan mo siyang lagyan nito para hindi mahapti pag naghugas ka. Ayan siya. Ito yung mga laman dito guys, sa box na ito. Ano pa ba yung hindi ko na ipakita? Ah, ito din, ito, bandage lang din ito siya. Ayan mga. Tsaka ito guys, pag gabi, bago ako matulog, naglalagay ako nito sa aking paa. Para kahit pa yung paa natin, kailangan din siyang alagaan para hindi magkaroon ng mga kalyo-kalyo guys. Ito siya, matagal ko na itong ginagamit ito siya sa paa. Tsaka pag may mga kunting-kunting sugat. Ito guys, ito yung dito guys sa medicine kit ko na ito. Tapos yung isa naman guys, ito.
lipat natin. Ito naman siya, guys, mga ito, over the counter na medicine. Siguro sa inyo din, guys, meron din kayong ganito, kasi tayo mahilig kasi tayong mag self medication at saka mahal kasi magpa check up sa doktor, kaya kadalasan sa mga, hindi ko lang alam ha kung ako o may iba din o karamihan sa atin na mga Pinoy, mahilig sa self-medication. Kaya lagi akong merong ganito sa bahay, kasi in case for emergency lang din, na yung biglaan kang magkasakit, halimbawa ubo, ito yung ginagamit ko sa ubo, guys. May capsule din akong naka-ready na, pero ako, ito kasi ang iniinom ko. Ito yung hiyang sa akin. At saka, bago ako magpatuloy, guys, itong video na to is hindi siya sponsored. At hindi ako nagmamayabang sa inyo, guys, ha? Kaya ko ito pinapakita. Gusto ko lang siyang i-share na siguro kayo din, meron din kayong mga ganito na naka-ready now in case for emergency or first aid lang ba. Kasi pag halimbawa sumakit yung ulo mo o medyo sumama yung pakiramdam ng tiyan mo, tapos wala ka nang mabilihan na gamot sa butika o ano, kasi ano na, this oras na ng gabi, kailangan talaga sa akin lang, kailangan talaga meron talaga ako at saka ready na talaga para hindi ako magpanik kung ano ang ipainom. Kaya ito yung meron ako, guys. Ang meron dito, ito para sa ubo. Tapos, ito, guys, pag yung masakit masyado yung ulo ko o sakit ng ngipin, ito yung iniinom ko. Ayan siya. Constant SF. And then ito, guys, para sa antacid man ito. Pasensya na sa ingay, guys, ha? May mga bata sa labas. Ito, antacid siya. Tapos, meron din akong para sa ito. Alam niyo na, guys, kung para saan ito pag nag-alboroto yung ating mga tiyan. Tsaka may tempra din ako. Ayan, naka-plastic na ito siya, guys, saan para pag wala ng laman, bibili na ulit ako. Ito may biojessi. Tapos ito may ano ba ito? Ito, guys, amoxicillin. Hindi na tayo makabili ng amoxicillin kung wala tayong reseta sa doktor. Kailangan ng kaya tinitipid-tipid ko na itong amoxicillin na ito, kasi kailangan mo na naman magpa-check up. Tsaka may nakalagay talaga siya, guys, na expiration date para hindi ko siya pag nag-expire na siya, tapon na siya. Kasi delikado naman din. Tsaka may bioflu. Ayan. Tsaka may medical din ako. Ayan. Kunti na lang. And then, ito, guys, pang spray ko siya sa aking ilong pag sinusumpong ako ng rhinitis ko. Ayan siya. Kailangan ko ito laging daladala. Tapos, ito antacid man din ito siya, guys, sa heartburn. Si Mister ang laging umiinom nito. Tsaka ito, guys, umiinom din ako ng vitamin E, pero yung sa akin, guys, lang siya, generics lang siya, yung mumurahin lang kasi everyday ko man siya iniinom. Tsaka ito din vitamin B complex. Tsaka ito, guys, reseta na ito sa akin ng doktor ko dati, ito yung sodium ascorbate zinc plus zinc, kasi ito siya, guys, to vitamin C plus zinc. Ito siya, iniinom ko din siya every day. Then ito Caltrate plus calcium plus vitamin D, kasi lack of vitamin D daw ako, sabi ng doktor. Tsaka ito, guys, para sa
ubo. Ito siya guys, ito yung mga nasa medicine box ko na yung pang ano lang siya, pang emergency lang siya pag biglang sumakit yung ulo. Siyempre, kailangan ng gamot. Pag hindi mo ako kasi guys, hanggat natitiis ko yung sakit ng ulo ko, tinitiis ko talaga siya. Hindi ko sinasanay na uminom ng gamot. Kasi mahirap din pag nasanay tayo. And then, ito din guys, meron din ako nito. White flower. Kasi pag umaalis ako, nahihilo kasi ako guys. Uy, mahiluhin kasi ako. Kaya lagi akong may dala nito. Ayan lang guys. At saka maanon nyo guys, siguro na observe din ninyo na yung mga gamot ko to ganito. Promo pack ang tawag na pag ganito guys. Kasi makasave ka man. Pag halimbawa bibili ka ng 8, may plus 2. Ito na yung binibili ko kung meron halimbawa ganito. Mga promo pack kasi sayang man din yung pera. Kailangan nating magtipid-tipid kasi lahat mahal na. Ito katulad nito, may 7. Bibili ka ng 7 plus 1. Pag wala, yun na, bibili na talaga ako na yung isa. Ito katulad din nito. Ito wala ng promo nito ngayon. Ito lang siya guys, ang maishishare ko sa inyo. Siguro din, kahit sino sa atin, meron na talaga nakaredy ng mga gamot kasi importante talaga ito sa loob ng bahay. Kung sino yung bigla ang magkakasakit, hindi ka na mataranta kung saan ka pa bibili, lalo na pag ano na, dis oras na ng gabi. Okay guys, ito lang siya lahat. Tsaka pasensya na kayo sa pagsasalita ko guys ha, kasi minsan halo-halo na yung salita ko, Tagalog, Bisaya. Kasi sa loob ng bahay, pagkausap ko yung asawa ko, Japanese lang talaga yung hindi kami nagbibisaya o Tagalog or English konti. Syempre kasi nandito tayo sa Davao. Si Lucky, hirap nga akong kausapin si Lucky kasi hindi nakakaintindi ng Bisaya. Nakakaintindi siya Tagalog, konti. English din, konti. Ang naiintindihan talaga ni Lucky is Nihongo lang, Japanese lang talaga yung naiintindihan niya. Okay guys, thank you. At saka, papasalamat din ako sa mga nag-subscribe sa akin na hanggang ngayon. Kasama ko pa rin. At saka, sana tuloy-tuloy lang yung pagtutulungan natin, guys. Okay, guys. Tatapusin ko na itong video ko. Sana itong video ko nakatulong sa inyo kung ano yung, kung kailangan nyo ba dapat magkaroon din ng ganito in case for emergency or pang first aid lang. Okay, guys. Thank you sa mga nag-subscribe at saka yung hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe at saka i-like nyo yung video na to kung nagustuhan ninyo at saka don't forget to share. Okay guys, thank you very much at saka ingat-ingat tayo guys para hindi tayo magkasakit. God bless, bye!